mga kwentong pambata. Ang mahiwagang higaan. Matagal na panahon na sa lugar na tinatawag na Ambertown, nakatira si Prinsipe Adam. Napakahusay niyang pinuno at mapagmahal na prinsipe. Matapang rin siya at sadyang mapagbigay sa mga mamamayan. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang nasasakupan. Isang araw, nang maglakbay siya sa gubat patungo sa ibang kaharian, biglang nahiwalay ang prinsipe sa kanyang mga kawal. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nagpa siya si Adam na magpahinga sa ilalim ng puno. Nakaramdam siya ng gutom at kumuha ng kapirasong tinapay mula sa lalagyan. Nang hatiin niya ito, nakakita siya ng langgam sa pagkain niya. Marahang inilapag ni Adam ang kanyang tinapay at kumuha ng panibago. Ngayon naman, dalawang langgam na ang naroon sa pangalawang tinapay niya. Ibinaba niya na lang ulit ang tinapay. Sa pangatlong tinapay, tatlo na ang natagpuan niya. Nagpatuloy ito hanggang sa naunawaan niyang kinakain na nga ng mga langgam ang pagkain niya. Pero sa halip na maggalit ito, napangiti si Prinsipe Adam. Mukhang mas kailangan niyo ang pagkain ko kaysa sa akin. Sa inyo na yan. Bon appetit! Nako, napakadait mo! Nakakapagsalita ka? Oo naman! Ako nga pala ang hari ng mga langgam. Maraming maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin. Ano magagawa ko para masuklian kita? Nako, kamahalan! Nasa akin naman po ang lahat. Sa katunayan, sobra pa nga po ang dala ko. Pero sa palagay ko, hindi mo pa nahanap ang iyong kabiyak. Ang makatadhana sa'yo. Nakatadhana sa akin? Si Prinsesa Lalo. Ayon sa alamat, isang lalaking may mabuting puso ang pakakasalan niya. Nararamdaman kong ikaw ang lalaking yon. Kakailanganin mo rin ako. Kapag nakilala mo na siya, kaya ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng langgam at sabihin sa kanyang hanapin ako. Sige, pero hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Sundin mo lang ang sinasabi ng puso mo, kaibigan. Nalilito pa rin, pero sumakay na lang si Adam sa kanyang kabayo at umalis. Hindi pa siya nakakalayo, nakasalubong naman niya ang isang tigreng umiiyak sa sakit. Natusok ng tinik ang paa nito. Walang takot na tinulungan ni Adam ang tigre. Salamat sa'yo. Ano bang magagawa ko para sa'yo? Nakakapagsalita ka rin. May nakilala rin ako nagsasalitang langgam. Mukhang nakilala mo na ang hari ng mga langgam. Sabihin mo, saan ka pa pupunta? Mukhang naglalakbay na ako ngayon para hanapin si Prinsesa Lalun. Ayon sa alamat, isang lalaking mayroong mabuting kalooban lang ang maaaring makapagpakasal sa kanya. May tiwala ako sa iyo, kaibigan. Naninirahan ang prinsesang hinahanap mo sa ikapitong gubat sa may mataas na burol. Pero paano ako makakarating doon? Pagliko mo sa kanan ng bahagya, masasalubong mo ang ermitanyo. Sabihin mo sa kanyang nakilala mo ako at ang haring langgam. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo para mahanap ang prinsesa. At makinig ka, alam kong kakailanganin mo ako matapos ang paglalakbay mo. Kaya kailangan mong sabihin sa mga puno na hanapin ako at darating ako para sa iyo. Kahit nalilito pa rin, pinasalamatan niya ang tigre at umalis para hanapin ang ermitanyo. Katulad ng sinabi ng tigre, natagpuan ng prinsipe ang ermitanyo sa ilalim ng puno na may daladalang higaan. Isinalaysay ni Adam sa ermitanyo ang inkwentro niya sa tigre at sa haring langgam. Tinitigan siyang mabuti ng matandang ermitanyo at napangiti. Aha! Totoo ang mga alamat! Heto, kunin mo itong higaan. Isa itong mahiwagang higaan. Humiga ka sa higaan at sabihin mo kung saan ka pupunta. Lilipat ito kung saan mo man gustuhin. Patong mangkok naman ang isang ito. Bibigyan ka nito ng tubig kung sakali man na nauuhaw ka na. Kakailanganin mo ang lahat ng ito para mahanap si Prinsesa Lalun. Iniwan ni Adam ang kanyang kabayo sa ermitanyo at lumipad dala ang batong mangkok at ang mahiwagang higaan. Dinala siya ng higaang yun sa kahariang tinitirahan ni Prinsesa Lalun. Madilim noon at kinakailangan niya magpahinga bago maglakbay muli patungo sa palasyo kinabukasan.
At biglang may narinig na tunog si Adam. Nahihirapan ako maglakad. Oh, Ginoo, ayos lang po ba kayo? Masakit na ang binti ko. Malayo pa ang tirahan ko rito. Hindi ako makalakad at uhaw na ako. Mabilis na humiling ng tubig si Adam sa kanyang batong mangkok at tinulungan ng matanda para makainom. Sinamahan at inalalayan din niya ang matanda pauwi sa bahay nito. Nako, maraming salamat, iho. Sandali. Hindi ka taga rito, di ba? Anong pangalan mo? Adam po ang pangalan ko. Nandito po ako para makita si... Si Prinsesa Lalon! Si Prinsesa Lalon nga! Paano niyo po nalaman? Hindi ka nag-iisa. Marami nang sumubok niyan, iho. Pero walang nagtagumpay sa kanila. Pagod na ang ari sa mga dayuhang pumupunta dito kaya ipinagbawal na sila rito. Wala nang pinapayagan dayuhan na makatapak dito. Kaya hindi kita mapapatira dito kahit isang oras man lang. Naunawaan ko po. Hindi ko rin po gustong mapahama kayo. Aalis na po ako kaagad. Nang paalis na ang prinsipe, biglang nagliwanag sa may bintana ng bahay. Nagliwanag ang buong kaharian na parabang mga bituin sa langit. Nagmadaling lumabas si Adam. Dahil malapit lang ang bahay ng matanda sa palasyo, kitang-kita ni Adam kung ano ang nangyayari. Isang magandang dalagang nakasuot ng busilak na damit ang lumabas sa may balkonahe. Nagniningning ang dalaga sa liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niya si Prinsipe Adam. Agad siyang napaibig sa binata. Naglapat ang kanilang mga mata. Pero ilang saglit pa, malungkot niyang ipinikit ang kanyang mga mata at umupo sa balkonahe. Gusto ni Adam na masilayan muli ang kanyang mata para makita siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi na niya bubuksan ang mga mata niya. Pumasok ka na rito, iho. Sino ho ba siya? Bakit hindi na niya imumulat ang mga mata niya? Bakit para bang nalulungkot siya? Siya ang prinsesang hinahanap mo. At nalulungkot siya dahil hanggang ngayon hinihintay pa rin niya ang katuparan ng alamat. Ano po ba itong alamat na pinag-uusapan ng lahat ng mga taga rito? Hindi isang ordinaryong prinsesa si Prinsesa Lalon. Alam mo ba kung bakit wala ni isang liwanag ang kaharian? Dahil si Prinsesa Lalon ang nagbibigay ng liwanag sa buong kaharian hanggang sa magdamag. Nangipanganak siya. Napakaganda niyang bata na binasbasan siya ng isang diwata na maging mas maliwanag kaysa sa buwan. Gabi-gabi, nagbibigay liwanag siya sa langit at lupa. Pero ang biyaya niya ay naging isang sumpa. Maraming kalalakiang sumubok na takin ang kaharian at kunin ang aming prinsesa. Ayon sa diwata, kung sino man ang makakakumpleto ng tatlong pagsubok, ang siyang magpapakasal sa prinsesa. Ano naman po ang tatlong pagsubok na yon? Una, kailangan mong makakuha ng langis mula sa 80 libra ng buto ng mustasa sa isang gabi. Pangalawa, kailangan mong matalo ang 2 diablo ng mabilis. At pangatlo, patunugin ng tambol na nasa pinakamataas na burol. Binabalaan kita, masyadong mataas ang bundok na halos maabot na nito ang langit. Sandali lang, kayang makadurog ng 80 libra ng buto ng mustasa ang hukbo ng mga langgam. Kaya namin talunin ng tigre ang 2 diablo ng mabilis. At para naman sa tambol na nasa mataas na burol, para saan pa ang mahiwagang higa ang dala ko? Nakapagpasya na si Prinsipe Adam. Matapos niyang magpadala ng mensahe sa mga puno at sa mga langgam para sa kaibigan niyang hari, magpapahuli siya sa mga kawal ng palasyo. Alam niyang ito lang ang tanging paraan para makita niya ang prinsesa nang hindi napapahamak ang matandang lalaking nakilala niya. Nang makapasok na siya sa palasyo, nasilayan ni Prinsipe Adam si Prinsesa Lalon. Hindi siya nagliliwanag tulad nung nakaraang gabi. Ngunit sadyang napakaganda pa rin niya. Ang lakas ng loob mong basukin ang kahariang ito. Ni hindi ko gustong malaman ang pangalan mo.
Ikulong niyo na ang lalaking yan! Wag! Sandali! Ama, iniibig ko na po ang estrangherong ito. At sa inyong pahintulot, nais ko po siyang pakasalan. Yun ay kung gugustuhin rin niya. Oo! Oo! 1,000 oo! Pero hindi naman natin siya kilala, anak! Pasensya na po sa pagsabad, kamahalan. Pero isa po akong prinsipe. Prinsipe Adam ng Ambertown. Hindi mo pwedeng basta nalang pakasalan ng anak ko! Kailangan mo matapos ang 3 pagsubok! Alam ko po ang tungkol sa alamat, kamahalan. Handa po akong tapusin ang mga pagsubok kahit 100 pa yan. Mapakasalan ko lang ang babaeng pinakamamahal ko. Ipinaliwanag ng hari kay Prinsipe Adam ang unang pagsubok at maluwag naman itong tinanggap ng prinsipe. Nilisan niya ang palasyo at nangakong babalik dala ang tunetuneladang langis. Nang gabing yun, sa tinutuluyan ni Adam, dumating ang kanyang mga bisita. Ang haring langgam at ang hukbo nito. Nagtrabaho na ang mga langgam hanggang magumaga at nadurog nila ang lahat ng buto. Dinala ang langis sa palasyo. Nasurpresa ang hari na parabang nagkaroon siya ng pag-asa. Maaring ito na nga ang lalaki na katadhana para pakasalan ng kanyang anak. Ipinaliwanag na niya ang pangalawang pagsubok. Nang tanghaling iyon, isinaayos na nila ang labanan sa pagitan ng dalawang Diablo at ni Adam. Pero sa halip na pumasok ng mag-isa sa lugar ng labanan, kasama niyang pumasok ang kaibigan niyang tigre. Magkasama nilang tinalo ang dalawang Diablo. Yumuko ang tigre kay Prinsipe Adam at umalis. Masayang-masaya ang hari at umaasang ito na ang kanyang magiging manugang. Ipiniliwanag niya ang huling pagsubok kay Adam. Pero nasa pinakamataas na burol yun, anak. Paano ka makakarating doon? Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Magiging ayos lang po ako. Dinala ni Adam ang kanyang mahiwagang higaan at ipinakita ito sa kanilang lahat. Inilipad siya nito sa langit habang masaya ang lahat na namamaalam sa kanya. Ilang oras na ang nakalipas pero wala pa rin sinyalis mula kay Adam. Nag-alala na ang buong kaharian. Nang biglang, nakarinig sila ng malakas na tunog mula sa langit na parabang kulog. Ito ang tambol. Narating nga ni Adam ang tuktok ng bundok at pinapatunog ang tambol. Makalipas ang ilan pang oras, bumaba na si Adam sa kanyang mahiwagang higaan. Nagbunyi ang buong kaharian sa kanilang bagong prinsipe. Nagkatotoo nga ang alamat! Sadyang napakatapang mo nga at totoong may mabuting kalooban. 1 karangalan para sa akin na ipagkatiwala at ipakasal sa iyo ang aking anak. Isa rin pong karangalan para sa akin na pakasalan ang magandang prinsesa. At ipinakita nga ni Prinsipe Adam ang kanyang katapangan at kabutihan para maging karapat-dapat sa kanyang minamahal, si Prinsesa Lalun. Pinamunuan nila ang Ambertown ng buong pagmamahal at katapangan. Namuhay sila ng maligaya habang buhay.